So merong feature ang ating tester na hindi natin alam pa kung saan gamitin. Ito yung tinatawag na null, yung DC voltage null. So paano nga ba ito ginagamit? So ginagamit ito pang test ng voltage, DC voltage. So meron siyang dalawang setting, meron siyang plus, positive, negative 5 volts, at meron siyang sa isang setting naman selector ay meron siyang plus and minus or minus 25 volts. So paano natin siya gagamitin? So ayan, so iset natin siya sa, let's say, 5 volts. So ibig sabihin niyan, ang maximum na masusukat ng ating tester ngayon ay it's either minus 5 volts or plus 5 volts. So paano siya? So meron tayo dito ang 1.5 volts battery at ito siya, null. So sa null, ang gagamitin nating pansukat ay itong nakasulat na null dito. So ayan, so ito ang lahat ay negative 5 volts, which is ayun. Ayun ay maximum negative 5 volts. At ang kabila naman ay maximum 5 volts. So ngayon meron tayong 1.5 volts battery. So itest natin, negative and plus. Okay, so ito siya. So makikita natin na nandoon siya sa kulang 2 volts. Ayun, nakita niyo, plus 2 volts. Kasi meron tayong 1.5 battery. Yung ating 1.5 battery ay malakas pa siya. So lagpas pa siya ng 1.5 volts. So ayan siya. So tanggalin natin. So ayan, naka 0 volts tayo. Ayan ang ating 0 volts na nasa gitna. Alright, so right. Ngayon, pag binaliktad natin siya, baliktadin natin yung plus. So ayan, negative, positive dito sa negative at saka negative dito sa positive. So mapapansin nyo, lumipat yung ating tester. So nakasulit naman dun. Hanggang din siya sa negative 1 volt, kulang 2 volts. Ayan. Kung meron kang 3 volts battery, so nandito siya dapat minus 3 volts kapag baliktad ang gamit. So ganyan ang paggamit niyan. Ngayon, meron naman tayong 9 volts battery. Hindi natin pwedeng gamitin yung ating 1.5, yung ating plus 5 volts kasi over range siya. So kailangan natin ilipat sa plus 25. At the same time, ang gagamitin natin ay itong null. Okay? So minus 25 volts or plus 25 volts. Right? So ilagay natin yung ating tester to sa positive muna. Okay. So ayan, negative, ito ay positive. Ayan. So mapapansin nyo, ayan, hawakan natin. Actually, gumamit nga tayo ng clip ulit. Ayan tayo ng clip para tayo mahirapan. So ito. So about the noise. Ayan. So ayan. Okay. Para tayo mahirapan. Make sure lang hindi nag-short yung ating terminal. Right? So, ito. Negative and positive. Ayan. So, I zoom in na, sir. Right? So, see? Ito yan. 0 volts, 5 volts, kulang 10 volts. Ayan siya. So, nasa 9 volts siya. Alright? Ayan. Pero kung more than 9 volts siya, so, nandito siya. So, ibig sabihin, pwede natin itong gamitin pan-test ng battery na sasakyan. I-set nyo lang siya dito sa DCV plus 25. Ayan. Ngayon, pagka biniliktad, so nabaliktad, let's say nabaliktad natin yung pagtitest, yung ating tester, test lead, hindi siya nasisira kasi mag-reverse lang siya. Mapupunta lang siya sa negative side. Ayan, nakita nyo? Diba? So, ito yung ating 5 volts and then papunta siya dun sa 10 volts. Now, I'm not sure kung itong battery nito ay lobat na. Malamang lobat na nga siya. So, yan. Ganyan ang paggamit ng ating null. Yan. So, meron na naman kayong matutunan, ano? So, hindi lahat ng technician alam itong gamit ng null na ito. But anyway, since nanood ka na itong ating tutorial, ay alam mo. So, please thumbs up kung meron ka natutunan. Thumbs up. Hit the subscribe button. And, you know, thumbs up. Right? So, kung meron kang tanong about dito, tanong mo lang sa ating comments. Maraming salamat and have a good day. Bye-bye.